Sa video na ito mga ka-dreamers, ibabahagi ko sa inyo yung pamaraan ng pagdadamo dito sa ating maisan. 19 days, umaalagwa na yung damo. Talagang basic day. Ito yung pinaka-worst na mga araw bilang isang ordinaryong magsasaka. Kaya kung mapapansin ninyo, ito yung mga damo na kailangan nating supilin para ma-survive natin yung ating mga mais. Ito na yung ginagawa natin mga ka-dreamers para maisalba natin yung ating mga pananim na mais sa gitna ng makapal na damo na ito. Sa katunayan mga ka-dreamers, ito nakakapit na po siya sa ating mga mais within 19 days pa lang yan ha. 19 na araw pa lang. So tatakbo pa tayo ng 90 days bago tayo magkaroon ng harvest. Kaya imposibleng magkaroon tayo ng magandang ani kapag ganitong klaseng damo yung tumubo sa ating munting sakahan. Kapag hindi natin maagapan. Kaya ito, ginagawa namin ngayon ni Mama. Dalawa lang kami ni Mama rito dahil wala tayong sapat na pananalapi para magkaroon tayo ng katuwang ika nga na pwede nating bayaran na tutulong sa atin na magdadamo. Medyo mabilisan lang yung ating gagawin dahil sa palambot naman yung lupa. Sa kabila ng ating pagmamadali, huwag po natin kaligtaan, ilagay natin sa gitna sa pagitan ng mais yung mga damo na ating nasusupil na. Dahil sa part na ito mga ka-drivers, ito, yung tabla na ito, kung tawagin sa Cebuano terminology, ay pupunlaan natin ito ng kamuti crops bilang paghahanda. Kaya yung mga damo din lalagyan natin dito. Ito yung munting pamaraan na ginagawa namin para magkaroon tayo ng dobling kita, may awa ang Diyos sa inharap. Pero ito ha, tandaan natin ha, kailangan natin tanggalin muna to dahil sa nakakapit na po talaga yung damo sa mga mais bago natin siya hilain. Dapat nakalaya na yung mais to. Ito yung muti-muti na talagang salot sa mais. Ito ding area na ito mga ka-dreamers ay paghahanda na rin para sa ating luya farming sa inaharap. Kaya inuna natin yung ating mais, then kamuti crops para magiging maayos yung ating lupa para sa ating luya farming. Dahil sa hindi po tayo titigil sa pagsasaka habang naririto tayo, inihanda natin yung ating main content tungkol sa ating mga pangitaing panaginip. Kaya abangan nyo po mga ka-trimmers dahil sa habang inihanda natin yung ating mga pangitaing panaginip na may record natin ng tuluyan at may bahagi sa inyo ng mas maayos, ay sinabay ko yung pagsasaka para magkaroon tayo ng extra income para sa ating daily needs. Ayan. Kaya ito, pinagsabay ko na habang hinihintay natin may isa katuparan yung ating mini studio. Antabayanan nyo po yung ating update sa ating mga pananim tungkol sa local farming and reality sin. So, binago ko na local farming and local farmers in reality. So, pareha lang yun. Parehas lang yun. Yan. So, malapit na natin matapos yung isang lane. Natapos natin yung isang tabla ng mais ilang minuto lang. Kaya tulungan nyo po ako bilang isang local farmers in reality. At bilang isang content creator tungkol sa mga bagay na ito. Dalawa, dalawa yung ating content. Local farmers in reality scene. Tapos yung ating mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia. Yun yung mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa mga baguhan dyan, huwag nyo pong kaligtang mag-like, comment, at share na rin sa aking mga videos. Malaking bagay po sa akin yon. Natutulungan nyo ako at na-update din ko po kayo tungkol sa mga pagsasaka. Yung common pattern natin bilang isang ordinaryong magsasaka ay
talagang huwag po natin kaligtaan ng Diyos. Yun yung mas maganda riyan. Kaya yung ating content ay kung sa mga baguhan dyan, mga kabataan, ay kung sa palagay nyo nakaka-board, dandaan na, unawain ninyo. Dahil may magandang aral din naman para sa ating kinabukasan. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, parin nyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa inaharap sa aking mga pangiting panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless! Thank you, Lord. Ito na!